welcome back to my channel. It's your Madam. At ito na naman tayo sa isang video. Kung nagtataka kayo ngayon kung bakit ang dami-daming laruan sa likuran ko, yan lang naman ay ang aking mga collection at sa akin talaga yung mga laruan yan. Hindi ko yan inagaw sa mga pamangkin ko. Mahilig kasi talaga ako sa toys ever since. Kung bata ako actually, hindi naman ganun kadami yung toys ko. Mas more ako sa mga libro-libro at kung ano kayong kaburingan sa buhay. Yun yung na-experience ko nung bata ako. Ngayon malaki na ako, nung tumanda na ako, saka pa ako nahilig sa toys. Ewan ko ba kung bakit? I guess it started kasi after college. Nung college ako, sa dorm ako nakatira sa school ko, so marami akong kasama. But right after college, wala na akong kasama when I started renting my own place. Wala na akong kasama sa bahay, mag-isa lang ako. And that went on for siguro mga 6 years then. So I've been living alone, independent for 6 years. Hindi madali mabuhay mag-isa. Sobrang hirap niya and you have to battle a lot of emotional challenges, a lot of psychological stresses. Pero wala ka namang choice eh, because you are there, you are making your dreams come true, you are making it a reality. So kanya-kanyang sakripisyo lang yan. So if you'll ask me where my family is, sa Bacolod silang lahat. I'm from Bacolod. I'm living my life alone here in Manila. Wala naman akong kamag-anak talaga dito. Except of course for my dito na nasa Cavite. So my house naman sila doon. Cavite is too far from me. Yung work ko nasa Makati lagi. So sa Makati ako nakatira. So ever since nagsimula ako mamuhay mag-isa, ang mga naging karamay ko na lang itong mga toys ko, diba? Mga weirdness ni Madam. But it's not weird because it actually helps. Ito yung way ko of coping up with being alone, living alone. Kaya dyan sa mga nagbabalak someday soon na tumiwalag talaga. Or maging independent na to live their lives alone, away from their family. It's not easy, but it's very, very fulfilling. And yung perspectives in life nyo, for sure magbabago. Because you're part of my life now, ipapakilala ko sa inyo ang aking mga toys! So magsimula tayo kay Doggy. Ito si Doggy ko. We've been friends, sabihin na natin, since 2004. For 14 years already. Ayan. Gift actually to sa cousin ko nung binyag niya. Pero dahil nakitan ako, kinuha ko siya. And little did I know na itong si Doggy pala, dito ko masishare ang lahat-lahat ng heartaches ko. Lahat-lahat ng problema ko, lahat-lahat ng kung anek-anek ko, dito ko sa kanya nakakwento ever since high school ako. Siya yung naging kayakap ko. Every time nalungkot ako noon, every time nagawa ako ng malaking desisyon, basta whatever I encounter in life, alam lahat ni Doggy. Naging ano ko siya, security blanket. Actually, every time I feel sad, if not, syempre, si Doggy, because I have a partner now, syempre si Harold na. Let's move forward. Ito kasi yung pinakamatagal na. Ang next yung ipapakita sa inyo, ito. Kangaroo tsaka si Koala. Si Kangaroo at si Koala, bigay ito sa akin nung client ko from Australia, si John C. So ayan, binigyan niya ako ng Kangaroo and Koala as a souvenir from Australia. Ito tinago ko because I really want to go to Australia. So every time nakikita ko si Kangaroo and Koala, parang nare-remind ako ng ang dream ko of visiting Australia soon. Kasi gusto ko din talaga makita ang bansang yon. Ewan ko, for some reason, gusto ko makapunta ng Australia. But it's not my dream destination. Ang dream destination ko, hulaan nyo, i-comment down below nyo kung ano. So let's move forward. Dito na tayo sa kanila. Sila ang mga toys na to. Hindi ko talaga sila binili na binili sa toy store or what. So I'm sure you're fairly familiar kung anong mga to. Ito ay mga toys from McDonald's. Mga Happy Meal. Ewan ko ba bakit nahiligan ko ang Happy Meal. Pero ayan, collection ko na sila. Nagsimula ito nung nag-release yung McDonald's ng Minions. So lahat ng Minions, binili ko kagad. Ang ginawa ko noon, tumawag ako sa delivery ng McDo. And then I ask specifically kung kompleto nila yung Minions. Kung hindi kompleto, hindi ako mag-order. Ang ginawa ng McDonald's, hinanapan nila ako ng store na malapit din naman sa akin na kompleto yung Minions. Kaya ako nakompleto ang Minions. At yung lahat ng Happy Meal, lahat ng food na nakuha ko from that, binigay ko dun sa mga street children sa baba ng office namin. Kasi hindi ko naman kayang ubusin lahat yun. Pinamigay ko yung mga burger, tsaka yung mga spaghetti. Ang importante lang kasi sa akin yung toy. So ito sila, yung Minion collection ko. Ang cute nila, oh. Like that. Ayan. Natutuwa ako sa mga Minions kasi. So siya. Yan, basta kompleto ko yung mga Minions na yan. So nagtutumbahan ako sila. Ang next in my collection na kinolekta ko din just because I love the movie at naantig yung puso ko sa movie ay sila O. Ayan. Sila O. Ayan ang cheesy nito. Natatawa ko every time pinipindot ko siya. Look.
My heart! Si Orange na O. May ano naman siya. There you are free. May keme-keme siya. Yan. And of course, yung mga Angry Birds. Nagkaroon ako ng Angry Birds na yan kasi yung binyag ng cousin ko, ginanap sa McDonald's. And during that time, nagkataon na yung toys nila. Itong Angry Birds kasi yun yung movie na sikat. So nagkaroon ako ng kompletong set ng Angry Birds. Kinuha ko yung isang buong set. Moving forward, meron din ako nung mga chicken na tumutunog na ganito. Hindi ko alam bakit, pero ayaw na ayaw ako sa tunog niya. Parang bata. Ito yung cake. Makakatawa din to. Pero wala nga, pause na siya eh. Nakakatawa talaga. Ito yung original na sound niya. Si Ramen, takot-takot dito yung cat ko, kaya hindi ko siya pinapatunog. And also, this one, yung bus sa Hong Kong. Ayan, ito yung minibus sa Hong Kong. Bigay naman ito ng isa sa mga best friend ko in college, si Achi, si Jamie Lim Tan. Hi, Achi, I miss you. Taga Hong Kong sila. Magkapatid actually sila na naging sobrang close sa akin. They're Filipino, but they were raised in Hong Kong. Kaya after college, lumipad na sila pabalik ng Hong Kong. And this one, of course, the Petronas Towers. Yung Petronas Towers, tinago ko to because this is the very first country I visited, Kuala Lumpur, Malaysia. At ang kasama ko naman ay si Mars Lloyd. Isa sa mga vlog niya yung first out of the country trip ko. So yun, panoorin niyo yun dahil magkasama kami noon sa Malaysia. Si Garfield, bigay din to ng friend ko ng college. Kabarkada ko din si Joel Pangan. Kabarkada namin nila Archie. Ito naman ngayon, papakita ko sa inyo si Cherry Mobile Android. Ito, binigay sa akin to ng friend ko sa Cherry Mobile. When Cherry Mobile started, nakakatuwa kasi naging bahagi ako noon. And I'm very proud and happy that I've been part of the Cherry Mobile family nung nagsisimula pa lang sila. At ngayon, sobrang laki nila. They're the number one selling smartphone brand in the Philippines today. Grabe, ang galing. Nakita ko yung paglaki nila. Basta, ang saya ng journey ko with Cherry Mobile. And ang dami kong natutunan. Thank you, Miss Agnes Canopio. And finally, ito, yung pinakabago sa collection ko na nakita ko sa nakaraang Asia Pop Comic Con. Accidentally, hindi ko alam bakit. Nagustuhan ko itong Funko Pops. Naghanap lang ako actually ng Groot kasi cute na cute ako kay Groot. Ayan si Groot. Cute na cute kasi ako kay Groot. Ito pa siya, si Dancing Groot. Sobrang cute nila. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Nakakita din ako ng Bella Swan, ng Jacob Black. Ay! Nahulog! Oh my God! Nakita ko nga si Bella Swan, tsaka si Jacob Black. Ay, si Edward Cullen pala to. And si Jacob Black. Nung college ako, sobrang na-addict ako sa Twilight. Isa ako sa mga kinilig at umiyak. Dahil kina Edward Cullen, kina Bella Swan, at kina Jacob Black. As a matter of fact, when I was with Microsoft, nung college ako as an intern, binigay sa akin na gift ng boss ko, magazine. Twilight magazine. Usong-uso yun dati. Every time may movie, meron talagang magazine na kasabay niyang lumalabas. Moving forward, ayan, nabili ko yung collection ng Twilight. Tapos na achieve ko na din si Groot. Ito, binigay ito ni Mars Lloyd. Favorite ni Baby Boy kasi namimili din si Mars Lloyd. Kung nakita niyo yung haul niya sa mga toys na bilhin niya, meron siyang ganito na free sa isa niyang binili. Kinuha ko kasi favorite ni Baby Boy si Stitch. Gustong-gusto niya si Stitch. Kinuha ko yan. Ito pa, pauwi na lang sana kami kasi lang may nakita ako. Ang Care Bears. Paborito ko itong cartoons nung bata ako. Oh my God, nakompleto ko sila. So meron akong si Tender Heart Bear, si Funshine Bear, meron akong si Good Luck Bear, nakuha ko din si Cheer Bear, si Grumpy Bear, at syempre, si Love A Lot Bear! Diba? Nakatawa dati pag gumanan sila yung channel. Ano, may lumalabas na rainbow. Ganon. Enjoy na enjoy ko yung Care Bears nung bata ako. Kaya napabili din ako. Ngayon, na-addict naman ako kay Coco. Gustong-gusto ko yung Disney movie na Coco. Pero, nung tinignan ko doon, wala na sila nung Miguel. So, hindi ko nabinili. Ayoko kasing bumili pag kulang. Gusto ko yung buong set na. Ngayon, kung may mabait dyan na meron kayong Coco na mapapadala sa akin, na Funko Pop, maraming salamat in advance. Hanap ako ng hanap kahit saan ako maghanap. Wala akong nakikita. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa isa na namang video kung saan shinare ko yung buhay ko. Because very important ito sa ating lahat. We live in a stressful world right now. Sobrang dami na natin ng stress. It's important that we still reconnect with the child in us. Yun yung hindi pwedeng mawala. Yung child inside you. Yung mapaglaro, yung very creative, yung very imaginative. Kasi pag nawala yun, mawawalan lang sa isa yung buhay mo. Puro stress na
lang sa mundo yung may encounter mo, yung may isip mo. Pero pag buhay na buhay inside you, yung batang alam mong gusto lang maglaro, walang problema, then I'm pretty sure you can get through life. Though there may be hardships or challenges, but at least you know that inside you, there is that innocent child who only knows how to love, how to have fun, how to be happy, how to be contented, and how to truly live life. Maraming salamat! I hope may natutunan na naman kayo. At I hope nag-enjoy kayo sa pag-share ko ng toy collection ko. Na nagulo na dahil inaakyat ang to ni Rame. Nakakaloka. Bago tayo magtapos, don't forget to click that subscribe button. At huwag nyo na rin kalimutan, pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga uploads. So ayan, syempre di tayo magpapaalam na walang shoutout. At nag-level up na ang shoutout natin dahil meron na tayong pabaks. Dito na tayo bubunot. Ito na yung ating mahiwagang kahon. So bubunot na ako ngayon ng limang names na isi-shoutout natin. Shoutout kay Isalan Abaya, maraming salamat. Thank you for always watching. Shout out din syempre kay Yeshua Satao. I don't know how to pronounce your last name, pero Satao ata yan. Yeshua, thank you so much for watching. Ang next on our list, of course, si Paj Viray. So Pajus Viray. Hindi ko din alam paano banggitin. Pero maraming salamat sa iyo sa lagi mong pagsubaybay at pag-comment sa mga vlogs natin. Ang next shout out natin ay kay Pukayo Blagblagan. Pukayo Blagblagan, maraming salamat. Hindi ko din alam pag ganyan yung pangalan mo, pero sana nabanggit ko ng tama. And last but not the least, may shoutout natin, John Matthew Daniel. Ayan, ang ganda naman ng pangalan niya. May apelido ba dito? Parang unang apelido. Until next time, this is your madam. Bye!